50,000 TikTok followers in just 2 weeks, 100,000 likes, TikTok video with 1 million views. Gusto nyo bang makuha yan ng mabilis tulad ko? Then just keep on watching! Comment ko lang guys kung gusto nyo matuto, panoodin nyo buo yung video na to kasi kung i-skip nyo to, ako na nagsasabi sa inyo, ngayon pa lang po umalis na kayo kasi hindi nyo po talaga maiintindihan yung gusto kong iparating sa inyo. Hey YouTube, welcome back to my channel! And if you're new here, hi, my name is Echo, please subscribe, hit the notification bell to be a part of hashtag EchoLetsFam. Sa video na to, as you can see sa thumbnail at as you can see sa title, gagawa ako ng TikTok tips kung paano mag-grow makayong followers nyo at syempre dumami yung likes at views nyo. So bago ko to i-start guys, disclaimer lang, hindi po ako professional pagdating sa TikTok. Meron lang po akong in-apply doon na ilang tricks kung paano ko yung nakuha. So first, alam naman natin na vlogger ako or small YouTuber tayo din. Marami tayong iniidolo na small vlogger din at marami tayong iniidolo na big vlogger or big YouTuber na. So without knowing na isa sa mga iniidolo ko na yun is TikTok influencer din pala. Siya si Buknoy Glamour. So hindi pa po nabubuo yung issue niya sa tricycle driver. Fan niya na po ako and hanggang ngayon hindi ko siya binabash dahil dun sa issue na yon. Habang nanonood ako ng video niya dahil nga fan niya ako or idol ko siya, is hindi ko alam na magbibigay siya ng TikTok tips. And sa pagbibigay niya ng TikTok tips na yon is doon ako natuto na siya yung naging motivation ko or nag-push siya akin na pasukin yung mundo ng TikTok. Alam ko naman na hindi niya alam yon, pero ayun. Okay, nung nag-download ako ng TikTok, wala naman sa isip ko na i-apply doon yung tricks na natutunan ko kay Buknoy Glamour. Siyempre, onti lang naman nung natutunan ko sa kanya, pero sobrang useful. Kumbaga, gusto ko lang subukan yung mga trends, gusto ko lang subukan yung mga nauuso sa TikTok. Then, kung makikita nyo nga sa video ko na yun, sobrang sumasayo lang ako. And i-insert ko dito yung clip. Ayun yung unang TikTok video ko. At nasundan pa yun ng mga video na hinaluan ko ng comedy at medyo nakakatawa na. Oh, ba't ganyan ang tingin mo? Oh, ba't ganyan? Neil. Ah, kaya Pako. Kasi Pako, sa Ingles, Neil. At pumasok bigla sa isip ko na i-story ko yon sa aking Facebook account. So, nagulat ako kasi more than 300 views, ang daming nanood, then ang daming nag-react, as in 20 tao yung nag-react mahigit doon sa mga story ko na talaga naman nakakatawa. So, isa rin yun sa nagpa-motivate sa akin. So, sinasabi ko lang dito na kailangan nyo ng more on motivation para i-push kayo sa isang bagay. Nung marami nang nagre-react sa aking mga FB story, is doon ko naisipan na What if ganitong content yung gawin ko sa YouTube, sa TikTok, mga entertainment or entertaining. Yun yung naging main content ko sa TikTok. Funny vines, kumbaga funny content. Then mga 3 days o 4 days habang nagpapatuloy ako sa paggawa ng video sa TikTok, bigla ko naalala na, oo nga pala nakapanood ako ng mga tricks or mga tips pa para mag-grow yung TikTok account ko. So first na sinabi ni Buknoy is, ito lang yung sinabi niya and dadagdagan ko na lang ng mga na-realize ko rin at ng mga dinagdag ko pa na tricks para dumami yung followers ko. Kumbaga yung mga na-realize ko habang nagti-TikTok ako. So una sabi niya is mag-upload tayo everyday at least 3 times a day dahil yung isa doon is pwedeng mag-trends or nire-recommend talaga ni TikTok ng sa mas maraming tao yung isa sa mga video nyo pagka 3 times a day kayo nag-upload. Eh nung una hindi ako naniwala kasi sabi ko kasi sa isip-isip ko paano nalaman ni Buknoy Glamour na which is sobrang dami niya ng followers ngayon, million. Nung nalaman ni Buknoy Glamour na pag nag-upload ka ng 3 video sa TikTok is ire-recommend ni TikTok yung video mo. Kasi unlike sa YouTube, binasi ko sa YouTube or kinumpara ko na bakit kapag sa YouTube kahit isa lang sa isang linggo yung i-content mo or i-upload mo is automatic i-recommend naman talaga ni YouTube yon. So nasa sa video mo na nga lang kung maraming mag-i-engage o maraming mag-watch doon. But sa TikTok na-realize ko na oo, totoo nga pala na ang sinabi ni Buknoy. So ginawa ko, nag-upload ako ng 3 times a day, minsan 4 pa nga, minsan 5 dahil nga alam yon sobrang gustong-gusto ko talaga mag-TikTok noon. Then ayun, habang ginagawa ko yon mga nakakadalawang araw pa lang ako or tatlong araw, syempre yung mga content na inilalabas ko is puro quality content at para maging quality content or mas marami mai-engage sa video nyo is mamaya ako sa inyo sasabihin, okay?
So, punta muna tayo sa tatlong video isang araw. So, nagulat ako dahil bukod sa quality content naman yung mga pinapakita ko sa TikTok or yung mga nire-release kong video sa TikTok. Nagulat ako kasi one day, biglang yung notification ko, biglang may 1,000 followers na nag-notify, may 2,000 hanggang 10,000, 15,000 followers. Nagulat ako and pagtingin ko sa isang video ko, 300,000 views na siya. So, sobrang saya ko noon. Sinabi ko agad din sa mga kakilala ko na, wow, pinost ko agad sa Facebook. I mean, sobrang saya ko kasi ang laki nang naitulong ng mga ginawa ko para mag-grow yung channel ko. Then napansin ko lang, nung nag-upload ako ng tatlong video, isa nga sa tatlong video na yun is nag-trend, which is 1 million views na siya ngayon. And yung mga kasabayan niyang video is naiiwan, which is nasa 500 views, 1,000 views, ayun. So, isa sa mga tatlong video na in-upload ko na yun is nag-trend. So, which is, wow, natulungan ako ni Bukneg Glamour. At isa pa sa na-realize ko habang nagtitiktok ako, eto para sa akin na to ha. First, nagtitiktok ako, nag-i-scroll down ako sa TikTok and yung mga gusto kong gayahin, hindi ko agad siya ginagaya, kumbaga iniipon ko muna. Halimbawa, nakakita ko ng isang TikTok video or TikTok sound na maganda na naisipan kong gawa ng content or naisipan kong gawa ng sarili kong nagkaroon ako ng idea na i-video yun gamit yung sound or gamit yung video na yun. Ganito ang ginagawa ko guys. First, kiniklik ko muna yung mga video and ina-add ko siya sa favorite ko. Then, once na nag-a-add ako ng mga video, nag-i-scroll down ako, pag may nagustuhan akong video na gusto kong gayahin, ina-add ko siya as my favorite. Tapos, pag nandun na siya sa my favorite ko, in the next day or maya-maya lang, iti-take ko na siya. So, ang daming naiipon sa my favorite ko, mga 5, mga 6, 7, ganyan. So, as you can see naman, pag naglagay ka sa my favorite, hindi lang naman video yung pwede mo ilagay doon. Siyempre, pati yung sound. Doon, pinipili ko pa yon pag nasa my favorite ko na siya kung ano talaga yung maganda, kung ano talaga yung gusto ko. Kumbaga, parang pinipilter ko siya hanggang sa maging quality content siya. And next, pag na-film ko na siya, hindi ko siya agad pinopost. Isa sa na-realize ko, pag na-film ko na yung isang TikTok video ko, is fully edited na din siya. So, madali lang naman mag-edit sa YouTube, ay sa TikTok. Within 1 minute lang, pwede ka nang makapag-edit. Or 10 seconds nga lang, minsan kahit hindi mo na i-edit kasi nandun naman na yun. Pag-shoot ko ng isang TikTok, nilalagay ko muna siya sa my drop or drops. Kung ano man yung tawag doon. Drops. And, isushoot ko uli yung isang video dun sa my favorite. Tapos, ilalagay ko uli siya sa my drop. So, once na nakalimang video na ako sa my drops ko, hindi ko muna siya, syempre naka-private yun, ako lang makakakita nun kasi hindi ko pa naman siya nire-release sa TikTok. Nandun pa lang siya sa drops. So, kumbaga siya yung video na ready to post na pero hindi ko pa pinopost. Kasi ang gusto kong gawin, sana, pagka marami ng video sa my drops ko, dun ako pipiliin ko, kumbaga salang-sala talaga para matawag mong quality content. So, pag alam ko sa sarili ko na, nakakatawa to, nai-entertain ako to yung pinapanood ko to. So, kiklik ko yung video na mapipili ko, mga 3 or 4 na video. Isipin nyo, sa 6 or 7 video na nandun sa my favorite ko, is nagiging 3 hanggang 4 na video na lang siya kasi talaga naman pinipili ko at yung nire-release kong video is kumbaga, hindi naman sa nagyayabang ako pero ayun nga, based on my own idea, is feeling ko ganun yung mas magandang solusyon para masabi na yung content mo or makita mo na yung content mo is talaga namang maraming manonood dahil ikaw nga napapasaya ng sarili mong video na ikaw na yung gumawa, ikaw na yung nag-film, ikaw na yung nag-edit, pero napapasaya ka. Then, pag nakapili na ako ng video na ipopost doon, like say for example, ay 4 yung napili kong video na nasa drop ko na, which is na-shoot ko na, so ready to post na, kumbaga. Is 3 doon, pinopost ko agad sa TikTok ko, nang sabay-sabay, hindi yung may post mo ngayon, sa tangali, sa umaga, no. I recommended din guys, I highly recommended na pag nag-post kayo sa TikTok ngayon, kailangan masundan agad siya, mga 2 to 3 minutes, masundan agad siya ng panibagong upload. So yun yung sinasabi ko, kailangan 3 times a day pero hindi ibig sabihin umaga, tanghali, gabi. So yun, nasa sa inyo pero dahil nga channel ko to, dahil nga tutorial ko to or educational vlog ko to, sa akin, ang ginagawa ko, sa umaga, nilalabas ko na agad ng 3 video na yun. Pero pagka na-busy ako sa umaga or nag-edit ako ng video or nag-shoot ako ng dance cover na walang kwenta, ayun, sa gabi ko siya ina-upload which is mga 8 to 9 p.m. or 10 p.m. which is sobrang gabi na talagang tulog na yung mga tao. Pero ayun, ina-upload ko siya 3 sabay-sabay. Then, nagugulat ako talaga na wow, may nanonood kahit gabing-gabi na.
Which is siguro nakakatulong talaga yung sinasabi ni Bongnoy na 3 times a day mag-upload ng TikTok video. Kaya kung pupunta kayo sa TikTok account ko, makikita nyo na bawat 3 video doon is meron nag 800 views, meron nag 1,000 views, tapos may dalawang naiiwan or may mga naiiwan na 500 views, 300 views. Kumbaga, pag nag-upload ako ng videos, meron umabot ng 1,000 views. So, ang taas ng posibilidad na pag mas naging quality video pa yung in-upload ko, is pwede uli siyang mag-trend tulad ng isa kong video na 1 million views. So, ayun, hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. Kaya, as you can see, 2 weeks pa lang, 50 million, grabe naman, 50,000 followers na ako. So, ayun, kanina nakita ko siya 51,000 na. So, ang saya ko kasi 1,000 agad yung nadagdag dahil nga dun sa tricks na mga ginagawa ko. Ayun, yung mga tips. So, hindi ko naman sinasabi na araw-arawin nyo yung TikTok. Araw-araw mag-film kayo ng 3 times. Siyempre, sobrang hirap nun. So, ako, ang ginagawa ko, nag-i-skip ako minsan ng 1 day. Minsan 2 days, ini-skip ko sa pag-TikTok. Minsan nga 3 days. Siyempre, napapagod din ako. At, ayun. At tuwing nag-i-skip naman ako ng video sa TikTok, halimbawa one day mag-i-skip ako, hindi mawawala doon na mag-i-scroll down ako sa TikTok, and yung pag-i-skip ko naman na yun, kinakapuntahan, kumbaga sa diet, nag-cheat ka, nakakain ka, ganun. So, ayun, dahil nga araw-araw kailangan mag-upload ka, so nag-cheat din ako ng 1 day, 2 days, ganun. Habang hindi ako nagbibideo or nagbifilm, nanonood ako ng mga TikTok videos, which is nag-a-add ako sa my favorite ko ng another video or another sounds na magustuhan ko, na gusto kong i-film or i-shoot at i-post sa drop ko, then i-post sa TikTok video ko. Siyempre, pagka-post nyo sa TikTok account nyo, wag nyo kakalimutan i-mido yan sa Facebook nyo, lalo na kung alam nyo talagang nakakatawa yan at maraming matutuwa. So, hindi ko naman sinasabi na lahat ng video na ginagawa ko is nakakatawa, which is kung ano lang sa tingin ko. So yun guys, alam ko makakatulong sa inyo yung video na to. Alam ko malaki yung magiging growth ng channel nyo pag sinunod nyo yung mga sinabi ko, dahil this is my own experience and proud ako na sinabi ko to sa inyo, dahil kahit pa paano makakatulong ako, lalo na sa mga aspiring TikToker dyan na alam mo yun, sa akin kasi pan-pan lang to, so wala ako, kumbaga, kailangan mas ini-enjoy pa rin natin yung ginagawa natin. Hindi dapat tayo nakatingin sa numbers o hindi dapat tayo nakatingin sa followers o sa views and likes ng mga video natin. As long as masaya tayo sa ginagawa natin, syempre dapat i-push natin yan. And yun, bonus na lang kung marami tayong likes and followers, dahil may mga napapasaya rin tayong tao. So yun guys, dito ko lang tinatapos yung video na to. Kung nag-enjoy kayo at kung nakatulong, please like this video, subscribe, and hit the notification bell para mas ma-update pa kayo sa mga susunod kong mga video. Shoutout kay Nathaniel Sinaon, shoutout din kay Emma Det Quimado, at Michelle Acero. So yun guys, always remember, just stay you, stay shiny, see you on my next one. Peace out.